Grabe ka na, Ken. Grabe ka na, Philippe. So, katatapos kong pakinggan yung latest single ni Philippe or Ken ng SB19. At talaga naman, it's giving so much flavor. Hindi nakapagtataka na trending siya on X or Twitter and all over social media after ng release niya. Because apart from the undeniable supremacy ng visuals ni Philippe and yung fashion style niya, as nakikita dito sa photo, sa recent niya na concert or mini-concert in Soler, naglabas na naman siya ng isang Bisaya song na talagang mapupukaw talaga yung attention mo. I don't even understand Bisaya. Pero it's giving so much grace itong kanta na to, na nakikita mo talaga dito yung heart ng pagiging artist or authenticity ni Philippe or ni Ken ng SB19. That is the greatest difference actually ng SB19 when I try to compare them with other artists globally. They write from the heart, my essence, authentic. Yung music nila, hindi nila hinahayaan na mawala yung sarili nila. So nakikita mo dito na introvert si Ken, napaka lalim niya mag-isip. He is a mystery. At ramdam mo dito yung true feelings niya. He is what we call a poet. Napaka lalim nung kanako. Hindi kung ano-ano lang yung mga kanta na nire-release nila. They give us so much variety. Congratulations din actually kay Josh Cullen for the Get Right music video. Excited tuloy ako kung ano yung magiging video ng kanako. So, na-curious ako kung ano yung meaning nung Bisaya words. Akalain mo ha, I'm a Cordillera, igorota ako. And this is actually the first time, unang beses na ma-appreciate ko talaga yung mga songs na written in Bisaya. And this is on a whole new level. So nakita ko dito yung start ng lyrics. I can't even imagine myself smiling. I can't even take care of myself, let alone love. I don't want to show my weakness. I don't need love from anyone. So you can see na yung kanako is from a heart that is so broken. Ito yung tao na na-experience talaga yung mga malalalim na heartache, frustration in life. Kasi minsan yung nakikita lang ng mga tao is yung success, but not the stories behind. So, si Ken, you can see, is a guy who had to learn how to be alone. Yung, for me, being alone is totally okay, even if their perspective of me has changed. Even if nobody's listening, I'm used to being judged. That's why everything's alright. So, ito yung tao na had gone through severe traumatic experiences. Hindi ko alam kung ano yung backstory ng life ni Ken, but nafe-feel mo dito, makaka-relate ka na lahat tayo kasi may pagdadaanan na dark period of the soul, and feeling mo may mga problema talaga na hindi ka na maiintindihan ng ibang tao. Wala nang kaibigan mo na makakaguide sa'yo. Wala nang family member mo who'll be able to understand what is going inside your mind and your heart. So, kailangan mo talaga minsan mag-shutdown and do some introspection. Self-reflect ka talaga ng malalim. Kasi alam mo yung problema mo is on a whole new level that not even a romantic partner can solve it for you. Kasi problema mo na yon within yourself. So, for me, I can feel na this is a worship song. As a believer si Ken in Jesus Christ. So, it is well known that SB19, including Pablo, talaga, before they begin a concert talaga, they go together to form a circle, and they pray, and they lift up their performance and their worries to the Lord. So, nakita naman natin na even though nagkaroon ng hurdles yung SB19 with their trademark, nalagpasan nila yon all by the grace of God. So, nakalagay dito yung lyrics ni Ken. Be with me, love each day. When you're with me, I don't want to go home. I know your love is flowing, oh, eternally. Like river and the sea, a miracle I see.
I just wanna stay alive, but they don't believe in me. Now that you're here to calm the sea, the raging sea in me. Ang lalim. That I don't think any human being would be worth comparing it to. Kasi yung mga relationships, romantic relationships lang. Kung romantic relationship lang tong kanta na to, parang hindi niya mamamatch eh. A kind of love that is calm like the sea, that what is able to heal the raging emotions inside the person. Alam mo yon, si God lang yon eh. So you still haven't changed whatever my past is. You accepted me wholly. Now I'll give you my all. You are my strength, you are my joy. I love you until I die. There are no more words that I can say to you because you're my all. So I don't think na may ganung romantic love na pwede mong ialay sa tao. So this song is greatly fitted actually for the Creator, for the Lord Jesus Christ talaga. Kasi magiging okay ka lang na totally alone, na kahit alam mo minsan kasi you can still feel alone even if you're surrounded by fans, surrounded by managers, producers, co-workers, family members, and still there's that longing inside your heart na alam mo na ang Diyos lang yung makakapuno. So makikita mo dito yung sinasabi nung lyrics ng song ni Ken na a love that has no boundaries, a love na hindi nauubos, a new life, a heart that has been redeemed. So grabe no, apart from the fact na para siyang animation song and straight out yung visuals pa nung kumanta is so strong. Nakikita mo rin dito a person who was judged from his past because of his past, and a person that was judged na parang sinasabi niya na hindi, there was perhaps at one point in a person's life na feeling niya hindi siya worthy, and the only one who can really make a person worthy even after they have realized that they have sinned so much and ang daming kasalanan, ang daming mga maling nagawa, ang dami mong hindi deserve sa buhay mo dahil sa mga pagkakamali mo, ang love that can only redeem you is Jesus Christ. And this is the review talaga. Ito yung feeling ko talaga na it's a worship song. It's a song that extends beyond the human realm. Hindi lang siya yung mababaw. Na yung Moving Closer na kanta niya is, I feel, is more on romantic love. He's giving us two distinct flavors kasi na meron siyang kantang romantic love that he's interested in a girl, a woman he loves, you get married, and then there's this napakalalim na version niya that it deserves to be sung in Bisaya. Para ma-express niya fully kung ano yung gusto niyang sabihin. And this is, alam mo, ito yung pinagkaiba ng SB19 members. Kasi kahit pakinggan mo yung kanta nila na Ilaw, yung Mapa, hindi nila sinusulat kasi yung para lang magugustuhan ng masa. You become an artist when you write something that is you. Yung gusto mo talagang i-share sa mundo para makita ng tao yung perspektibo mo. Whether makaka-relate sila sa'yo or hindi, the important is you get the message out there. It's like a style ni Picasso, ni Rembrandt, like a painting. So, makikita mo dito, isang artist talaga itong si Ken. And, hindi, yung mga SB19 stands or, alam mo, it's really giving this vibe na hindi tayo nagkamali. Grabe ha, SB19 Pablo Bias talaga ako. Kasi, supremacy of the lyrics writing. But, this one, itong nirelease ni Ken na to, gives a whole different insight talaga. Kaya ang lakas ng SB19 talaga. Kasi it is made up of characters or members na ang lalakas talaga. May balance. Parang balance ng Luzon, Visayas, Mindanao. Alam mo yon. Balance ng Norte, balance ng Mindanao, balance ng Visayas. Lahat ng kultura nag-merge. And kaya na ako. Listen to it now. Stream it now.
God bless you.